ito na po yung pinangako namin sa inyo, alas 8:16. Live, kasama po namin dito sa aming studio ngayong umaga. Walang iba, kung hindi, ang inuupuan niya po na upuan ngayon ay malamig, hindi mainit. Hindi po hot seat. Si Chief Justice Renato Corona, na alam naman natin ngayon ay nandun, ho? Merong impeachment trial na nagaganap doon po sa Senado. Chief, salamat po sa pagdaan nyo dito at magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Mike. Pakipindot lang po yung berde. Oo, yan. Sige po. Magandang umaga, yan. Mike, at sa ating lahat na nakikinig at saka nanonood. Opo. Salamat po sa pagdaan nyo rito sa huling hirit. Kasi yung mga nagpupunta sa unang hirit, kasama nyo si Arnold Clavio kanina at na-monitor po namin yung panayam sa inyo, kami naman po ang huling hirit. Iba naman po nakikinig at nanonood yun. Nasa radyo po tayo. Prime time po ngayon ng Radyo Chief. Ewan ko kung alam nyo yun. Tsaka naka-simulcast po tayo tuwing umaga sa GMA News TV. Unang tanong, umpisa na po namin, Chief. Naglakad kayo galing dun sa kabilang studio. Chief, sisipot ba kayo? Maraming lumalabas na iba-iba eh. Sisipot ba kayo o hindi? O hindi nyo pa masasabi sa puntong ito kung sisipot kayo personal sa impeachment trial? Yan yung mga lumalabas dyan na iba-iba, ay hindi nanggagaling sa amin yan eh. Ganun ba? O, sige po. Bawat reporter may kanya-kanyang interpretasyon kung ako'y pupunta rin o hindi. Mm-hmm. Kaya binibiro ko nga yung mga ibang reporter. Sabi ko, mas alam pa ninyo kasi sa akin kung ako'y pupunta rin o hindi. No? Opo. Pero ang katotohanan yan ay ako, handa ako at ready akong pumunta doon. Pero sa pagkakataon na ito, ako yung kliyente, hindi ako yung Chief Justice eh. Uh-huh. Ako yung kliyente ng aking mga lawyer, no? Apa. Kaya kung ano ang sabihin nila sa akin, yun ang gagawin ko. Okay. Sa punto buho ba bang ito, kayo at ang inyong mga abogado, hindi pa lumalabas sa mga pag-uusap nyo itong pagsipot nyo o pagdalo nyo sa trial o hindi? Isa sa punto nito? Isa sa mga pinag-uusapan yan, tuloy-tuloy naman ang usapan niya. Kaya hanggang siguro, hanggang yung actual time na kailangan pumunta ko doon. Opo. Tsaka kayo magde-desisyon. At tsaka magde-desisyon. Kasi depende yan sa takbo ng ebidensya, takbo ng circumstances. Depending on the circumstances. Opo. Okay. Chief, ang pinapaalam ko na, alam ko, alam nyo to, na yung ibang mga itatanong ko sa inyo, baka naitanong na sa inyo ni Arnold kanina. Pero iba naman po ang mga, lalo na yung mga papasok sa mga trabaho nila dito, yung mga nasa bahay. So, baka maulit po yung ilang tanong. Bakit nagdesisyon na po kayong magpanayam ngayon? Magpa-interview ngayon sa aming mga tiga-media? Matapos ng ilang, kailan ba huli tayong nag-kwan dito? Siguro, isang taon at kalahati na eh. Yung huli. Ganun bang katagal yun? Ha? Justice? Oh, ha? Mga ano yun? Mga 1.5 years? Parang kailan lang yun? June 2010. Oh! Tanda ka. June 2010. Oh. Anong bago kayong talaga? Okay. Pero mula po na nag-umpisa ang impeachment hanggang ngayon, naging, ano bang tamang kataga? Naging medyo matipid ang mismong personal na nakokover kayo ng media. Kung nasa, alimbawa, pag nandun kayo sa Korte Suprema, pag sa flag racing, pag meron kayong mga talumpate, pero yung ganitong mga interview, ano po ang nagbunsod sa inyo na ito na, na magpa-unlock ng mga interview katulad nito, Chief? Hindi sa ayaw ko, kasi ako naman I think I've been one of the most open Chief Justices na nakaupo dyan sa Korte Suprema. As a matter of fact, nung ako'y bagong talaga dyan nung 2010, isa sa mga batay ko sa akin, parang masyadong mahilig daw akong lumabas sa media. Ano? So, hindi sa ayaw ko, kundi ang ako'y pinagbawalan na nung mga lawyer ko na siguro mabuting hayaan muna natin yung prosecution, uh-huh, na sila'y on the air, uh-huh, television, ganyan. Uh-huh. At wag, parang hindi maganda sabayan kasi dahil nga sa nature ng aking position as a Chief Justice, parang sasabayan ko ng one-on-one yung mga spokesman ng prosecution. Parang hindi maganda eh. Opo. Kaya pinagbawalan ako ng mga lawyer ko. Hayaan na muna sila. At ngayon? Ngayon, oras ko nang magpresenta ng depensa ko. Mm-hmm. Ngayon, pwede na. Opo. Okay. So nabanggit nyo, depensa naman ngayon. Inuulit-ulit po namin yun na sa mga nakikinig at nanonood na prosecution pa lang yung naririnig. Mm-hmm. At sa proseso, pagkatapos ng prosecution, ang depensa, binibigyan ng pagkakataon na magparinig din, maglabas din ng sarili nilang argumento, testigo, at ebidensya. Oh. Oh, kayo yun na yun ngayon. Yun nga yung pinakakaulit-ulit parati ni
ni Justice Cuevas nung nagpapahayag ng ebidensya yung prosecution. Uh-huh. Di pat na markahan yung isang documentary evidence, yun ay hindi evidence pa. Yun ay isang minarkahan lamang na exhibit. Uh-huh. Yun ay pagtinanggap ng husgado, yun at saka lamang yun makukonsider na ebidensya. Opo. Okay, Chief. Dalawa po ang paglilitis eh. Isa sa Senado, isa sa media. Isa sa labas. Opo, isa sa... Okay, okay. Isa sa loob. At mas matindi yun sa labas. Mas matindi yun sa labas. Kasi yun ay pinaiiral at pinagugulong ng, obviously, ng isang professional public relations outfit. Sino po yung professional public relations outfit na natin, siguro alam na nila yan, pero... wag na natin. Sino yung mga yan? Ayaw yung bangitin, Chief? Wag na, pero alam naman natin kung sino. Babangitin ba yan ni Attorney Marquez kung tatanungin ko siya mamaya? Total siya, tagapagsalita ng Korte Suprema, hindi ng Depensa. Okay, Chief, nandito na tayo sa Depensa. Pagkakataon nyo nang sagutin, yung mga bintang na dati na sa labas ng Senado, inuulit-ulit na. Alam ko ito, malamang hindi pwedeng hindi pa ito natatanong ni Arnold eh. Unang-una, nagkataon yung tatlong bank account sa PS Bank sa Katipunan, isinaran ninyo nung mismong araw nung yung botohan sa Kamara. Sasagutin nyo na yon, Chief. Pwede na siguro. O sige. In fact, sinabi na nga nung mga spokesman ko kung bakit eh. You know? Mm-hmm. Ang dahilan yan, kasi at that point, nawala na kami ng tiwala doon sa bangko eh. Sa PS Bank? Yun na nga. Wala opo. Naman tayo ibang bank ang pinag-uusapan. O sige po, opo, opo. Kasi noong November pa, nadidinig na namin eh. Kasi yung mga, yung Katipunan branch na yan, maraming depositor dyan, mga kaibigan namin, mm-hmm. mga anak namin, matagal na kami nakatira dyan eh. Mm-hmm. Magpo 40 years na kami nakatira dyan. Kaya marami kaming kilala dyan na depositor doon. Even before that, nadidinig na namin eh, yung isang bank officer na gano'n, pinag-uusapan yung account ninyo, yung gano'n. Maraming mga ganyan nadidinig namin, no? Kaya, unti-unti ka na kaming parang nagda-doubt na eh, kung ano. Opo. Pero, at that point, hindi pa rin namin masigurado na merong nag-leak. Hanggang nung lumabas nga yung impeachment na yun, tapos na naibalita sa amin na isa sa magiging ebidensya nilang araw yung mga document sa bangko. Supposedly leaked accounts. No? Opo. Kaya winidor na namin kasi alam naman ninyo yung pondong niyan, yung bulk ng pondong niyan ay hindi namin pag-aari, kundi pag-aari ng family corporation ng aking may bahay. Uh-huh. Kaya kailangan yan pangalagaan sapagkat subject yan ng tatlong nakabinbin na kaso sa RTC of Manila. And ultimately, my wife, being the president of the corporation, is accountable for those funds. Uh-huh. Ngayon, given that situation that you have to protect those funds, kung siguro hindi naman ninyo kami masisisi, siguro kung kayo ay nandun sa sitwasyon ganun din, uh-huh. na kailangan nyong protektahan yung mga pondong yun. At ikaw naman ay nawala na ng tiwala doon sa bangko. Opo. Pananatilihin mo pa ba yung pera mo doon? Kung wala po kayong tiwala doon sa bangkong yun, bakit doon pa kayo naglagay ng pera, Chief? Bakit hindi sa iba? Kasi ang daming bangko doon sa lugar na yun, ha? Kasi noong dikit ang bangko roon. Kasi noong nag-umpisa kami doon, hindi naman yung manager na yan eh, ang nakaupo doon. Ang issue nyo sa manager? Siguro, ang sinasabi nyo ba sa amin ngayong umaga, Chief, ang hinala ninyo, doon ang galing yun, nung ikangay leak? Yun ang hinala namin. Hinala ninyo? Doon sa manager. Patutunayan nyo ba yan sa Senado pag kayo na, pag yung depensa nyo na? Hinala, sabi ko ha. Hinala, opo. Hinala. Suspecha. Opo. But that's enough eh. That's enough for me. Or for us, natanggalin yung pan. Na alisin ang pondo doon. Bakit tong araw po yun nung bumoto doon sa Kamara? Nagkataon lang yun. Kasi yun ang proof na talagang kung hindi namin nabalitaan na yun ang isa sa mga articles of impeachment, mm-hmm. siguro hindi namin naalisin. Mm-hmm. Nabalitaan na namin kasi may mga kaibigan din naman ang kami sa Kongreso. Sinabi, ganito, ganyan. Mm-hmm. Aba, nako, ito ang ebidensya. Mm-hmm. Ito ebidensya na may base yung aming paghihinala opo. Dun sa bangko. Opo. Nabanggit yun na pera yon nung kumpanya.
Noong kumpanya. Ito ba yung Basa Gidote Enterprise Basa Incorporated? Gidote Enterprises. Okay. Sa Philippine Daily Inquirer, pangalawang umaga na po ngayon, may lumabas silang panayam dito naman po kay Ana Basa na isa po sa mga anak ni Jose Maria Basa III at yung mga isiniwalat niya ng mga di umano gusot ninyo o ng pamilya ni Mrs. Corona doon sa kumpanya. At yun daw perang, hindi nila alam na meron palang ganitong, hanggang lumabas nga itong sasalin ninyo, etc., etc. Paano ba ho itong issue na ito ngayon? Una-una, may isang pahayagan dyan, siguro ikaw na nagsabi yung pangalan ng pahayagan na yan. Parang yung topic na yan, yung problema doon sa Basa Gidoteng yan. Opo. Parang yun yung favorite topic nila. Mukhang tumataas yung benta nila nung dyaryo pag nasa front page sila. Kasi saan sabi nyo ba ibang payagan, hindi tinatalakay itong istoryang to? Hindi. O issue, ha? Hindi. Opo. Siguro. Pero mga payagan, may scoop ha? Chiba? Siguro nare-report. May exclusive ba? Kahit kami, merong. Siguro nare-report nila ng... pero hindi yung major front page news. Mm-hmm. Kasi yung pahayagan yung binanggit mo, parang for the past so many years, no? Uh-huh. Parang yan ang favorite front page article nila. No? Uh-huh. At alam naman ninyo, hindi na kaila sa inyo kung nagbabasa naman kayo ng mga periodiko. Apa. Yan ang parang favorite front page article nila, yung... Mm-hmm. Ewan ko naman kung bakit gano'n. Siguro, tumataas yung benta nga nila pag yun ang nasa front page. Pero, let's go into the charges na sinasabi ni Ana Basa. Alam po ninyo, hindi naman ako directly involved dyan sa problema nga. Apa? Hindi naman ako directly involved dyan sa problema nga. Kasi, ako naman ay in-law lang eh, no? Siguro nagkataon lang lawyer ako at somehow para at Chief Justice at maestrado. Hindi kasi yan. At dati tiga Malacanang din. Kasi yung mga lumalabas dito. Kasi yung mga batikos nilang yan. Na ginagamit nyo raw yung mga pwesto nyo ngayon at dati nung kayo nasa administrasyon pa ni administrasyon pa ni Ramos. Hindi totoo yan eh. Hindi totoo yan. Sige po. Pakituloy yan. Sorry Chief. Sige, tuloy nyo po. Hindi totoo yan kasi nasa pribadong sector pala ako, private lawyer pala ako, nagpa-practice ako. Pinailan ako ng complaint nung tatay niya si Ana Basa eh. So sinasabi niyo, wala pa kayo sa gobyerno? Oo. Kung issue na to sa pamilya? Issue na. Matindi ang issue niyan. Ha? Matagal na yan. Siguro mga 30 years na yan. Wala pa kayo sa gobyerno? Wala pa ako sa gobyerno. Nag-aaway-aaway na yung mga yan. Opo. Ngayon, siguro mahaba yung istorya kung bakit dumating doon sa po. Sige po. Dahil sa impeachment tayo nakatutok eh. Hindi wala namang kinalaman to sa impeachment. Sa tingin ko, ewan ko, baka hindi naman ako abogado. Okay, Chief. Let me just say, sige po, na siguro yung reklamong na nakalathala dyan sa pahayagang yan ngayon, siguro pa pang-anim o pang-pitong reklamo na yan na parating dinadawit ako, misis ko, ganyan. Siguro, ang galit naman nila, hindi naman sa akin eh. Kung ano man ang galit nila doon sa pamilya ng misis ko, hindi man particularly sa misis ko, kundi doon sa branch ng misis ko. Ngayon, siguro, what is the right word? Siguro, medyo kinagamit na lang nitong impeachment na to na tirahin ako. Mm-hmm. Siguro, yun ang akala nila na paraan makakabawi sila doon sa branch ng pamilya ng aking wife. Apo. No? Apo. Kaya, matagal na yung away na yan. Parating na lang yan. Nung ako'y nahirang sa Malacanang ng panahon ni President Ramos, mm-hmm, nag-file yung tatay ni Ana Basa ng complaint laban sa atin. Pero bago po bago kayo tinalaga ni Presidente Ramos, sinasabi nyo malinaw, meron na itong kasong to, issue. Meron ng issue yan, pinailan na nga ako ng complaint, dismiss. Nung ako'y natalaga kay President Ramos, pinailan na naman ako ng complaint, na-dismiss na naman. Nung ako'y na-nominate sa Korte Suprema noong 2001, 2002, mga panahong yon, pinailan ako ng complaint, na-dismiss na naman. Ang dami ah. Oo. Okay. About every step of the way, uh-huh, including nung ako'y
kinoconsider for Chief Justice in 2010. Pinailan na naman ako ng complaint. Tapos ngayong may impeachment complaint, ito na naman. Lumabas na naman sila. Okay. Para pa paulit-ulit na lang. Chief, alam to ng buong mundo, walo yung reklamo eh, articles of impeachment. Sabi ng prosecution, yung lima, di bali na. Dahil dito pa lang sa tatlo, lalo na yung Article 2, yung nakatutok sa SALE ninyo, napakalakas ng kumpiyansa nila, hindi na nila kailangan yung lima pa, dun lang sa tatlo, dawit na raw kayo. Yun ang sabi nila. Ng prosecution. Yun ang sabi ng prosecution. Ano naman ang sabi ni Chief Justice Corona? Hindi totoo yun. Siguro na sila yung nananaginip. Oh, okay. Ano po nagbibigay naman sa inyo ng ganun ding kanakas na kumpiyansa? Kasi solid yung aking defense eh. Madidinig ninyo yan. Malapit na. Maghintay na lang kayo. Beginning Monday. Wala bang clue? Clue. Monday, siguro, mag-uumpisa na kami ng depensa namin at kumpiyansa ko na matatag yung aming depensa. Malakas, matatag ang malakas depensa. Malakas at saka matatag. Kasi yun ang katotohanan. Okay. Hindi nyo maaaring sabihin sa amin na kahit bahagya kung ano ang maaasahan namin mula sa panig ninyo simula sa Lunes, Chief. Alam ko, naintindihan ninyo, trabaho namin magtanong ng ganito, di ba? Sorry po. Sige po, naintindihan po namin yun. Bilang abogado, hindi naman tayo, hindi natin pwede ikompromiso yung ating mga lawyers. Opo, naintindihan po namin. Nagbakasakali lang akong baka nasarapan kayo sa tsaa. Masarap nga talaga. Okay, salamat po. Okay, ito pa, Chief. Ito, lumabas na rin ito, kaya hindi na ito bago. Yung inyong dollar account. Oh, may dollar account kayo. Mm. Oo, na pati yun, nakalkal. Mm. Lumabas. Mm. Chief, ano masasabi yung tungkol doon? Sa pool sa simula, sinabi ko naman, whether or not meron TRO ang Korte Suprema, ilalabas ko yan sa takdang panahon. Ang takdang panahon ay beginning next week. Okay. Pag-presenta namin ang ebidensya. Opo. No? Pero walang problema diyan. Ano ibig sabihin walang problema, Chief? Walang problema kasi maipapaliwanag ko yan. Okay, yung mga condominium, yung mga ari-arian, etc., hindi na rin bago to. Bago pa yata lumabas sa impeachment, lumabas na to eh. Okay. Na exclusive din to ng mga media-media, ng mga kung ano-ano mga reporter. Sabi nga, 45 raw yung aking ari-arian. Hmm. Eh, sinasabi ko talaga, lima lang naman yung akin dyan eh. Opo. Nadinig ninyo siguro yung talumpati ko doon sa Korte Suprema. Hindi siya isa ko yan eh. Opo. At pinatinaya kong, pati ba naman yung bahay ng aking balae, sinama. Opo. Pati ba naman yung ari-arian ng mga kamag-anak ng aking balae, sinama rin. Chief, ang sinasabi nyo ba, may papaliwanag nyo kung bakit hindi tugma yung yaman ninyo doon sa inyong kita? Punong maestrado at kung ano nakalagay sa inyong statement of assets, liabilities and network o SALE, Chief. On the contrary, patutunayan ko nga tugma eh. Tugmang-tugma. Umpisa sa Lunes. Oo. Tugmang-tugma. Oo, kasi, mm-hmm. kaya sinasabi nilang hindi natutugma, mm-hmm. kasi, sabi niya, ganyan lang naman yung sweldo eh. Mm-hmm. Nung tao. Paano nakabili ng condominium na gano'n? Correct. Opo. Ang sinasabi nila, yung basic salary lang. Siyempre talaga yung basic salary, mababa yun. Apa? Meron naman kami mga allowances eh. Ah, ganun? Oh, siyempre. Aha. Uh-huh. Siyempre. Apa? So, alam naman na lahat ng tiga-gobyerno yan eh. At saka alam din naman nila yan eh. Apa? Ngayon, part lang ng propaganda nila sinasabi. Oh, ganyan lang naman yung salary niyan. Bakit pero ang issue po nila... Pero pangalawa, more than that, gusto kong sabihin na... itong mga taong to, siguro hindi nila kilala kung saan naman ako nanggaling. No? Kalahati ng aking professional life, nasa pribadong sektor ako. Mm-hmm. Where I was a top executive, I was paid well. Mm-hmm. Mataas naman nakita ko, malaki naman nakita ko nung ako yung nasa pribado. Mm-hmm. Pangalawa, ang pinanggalingan ko ng pamilya, hindi naman kami kung ano-ano lamang eh. Apo. Ha? Apo. I'm sorry, for lack of a better word. Apo. Hindi ko malalaman. Komportable naman yung pinanggalingan kong pamilya. Apo. Yung pamilya ng misis ko, komportable din naman ng mm-hmm. pinanggalingan niya. Mm-hmm. At ako naman, hindi naman ako mahirap nung ako'y pumasok sa gobyerno. Mm-hmm. Marami rin naman akong na-accomplish na buhay ko in the private sector nung ako'y pumasok sa gobyerno. Hindi...
hindi katulad ng pinalalabas nitong mga black propagandists na ito sa kabila, na ako'y walang-wala nung ako'y pumasok sa gobyerno at ngayon ay meron ng mga kondominium. At napakayaman nyo na ngayon. Pero ang talagang issue po eh, hindi yung eh, meron daw mga dapat na inilagay kayo sa SALN na hindi linagay. Papaliliwanag yun lahat yan. Nako, ang daming man mag-aabang nito sa Lunes. Napakinggan tayong dalawa, Chief. Naintindihan ko yan eh. Naintindihan ko yan. Paliliwanag nyo. Alam nyo, pinupuntusan nyo yan. Alam nyo yan. Alam namin, no? Kasi yung SALN, yung dokumento na kuwan eh. Oo, na kasi na, yan din Centro, eh. Kasi alam ko, kasi yan din ang ginagamit ng mga kalabang ko laban sa akin eh. Ano kanya? Yan ang ginagamit ng mga ng kabila na laban sa akin. Sasabihin nila, hindi tugma, hindi tugma. Opo. Patutunayan kung tugmang tugma. Yung pati SALN, yung mga merong dapat inilagay doon na hindi inilagay. Oo, patutunayan ko yon na mali sila. Sino po tinutukoy yung mga kalaban ninyo, Chief? Siguro ako. Bakit hindi mo ba sabihin sa akin? Alam mo kung makakalam mo naman eh. Ha? Makakalam mo naman. Teka muna. Sino ba nagtatanong dito? Okay, matagal ko na kasi. Kasi itong mga dalawa, tatlong beses yun nabanggit mula nung inumpisa natin yung panayam sa kabila, kalaban, etc. Sino kasi, ba yung mga yan? Kasi matagal ko nang gusto. Bukod kay Pangulong Noynoy. matagal ko na kasi gusto ko po dyan sa upuan mo eh. Pagpalit tayo ako mag-i-interview sa'yo. Dekado pa ka rito. Sus Mariosep. Oo, okay. Nabanggit ba kanila? Black propaganda. Okay. Sa mismong hanay ng mga maestrado ng Korte Suprema, labas na labas po yan sa publiko na meron kayong hanay at saka isang dako, isang hanay, at meron kayong mga katunggali o kalaban. Justice Carpio. Ayan, lumalabas yung mga pangalan na ganyan. Matindi yun. Noon pa man, wala pa itong impeachment, di ba, Chief? Lumalabas na itong mga ganito sa media at sa publiko. Tinuturo nyo ba si Justice Carpio kasama doon sa mga sinasabi nyo kalaban o sa kabila? Mahirap propaganda, etc., etc. Mahirap sabihin niyang ganyan eh. Kasi alam mo bakit? Bakapa. Kasi ako naniniwala ako sa kalooban ko. No? Pag ang maestrado ng Korte Suprema ay nagpasya kung paano siya boboto sa isang issue, kung dito o doon sa kabila, hindi niya tinitignan yung mga kasama niya eh. Na dapat yung mga kasama niya o mga kaibigan niya ay bumoto dito sa kanan, siya ay bumoto dun sa kanan. Hindi, that is not the way it works. Bawat issue ay pinag-aaralan ng masusi at yun ay kinoconsider namin at kung saan ang akala namin, yung individual na maestrado, inaakala namin yun ang tama, yun ang binoboto namin. Kaya hindi totoo yung doon sila, dito kami. Hindi totoo yun eh. Kasi may mga decision si Justice Carpio, nag-agree ako sa kanya. At may mga decision naman, nag-agree din naman siya sa akin. Opo. Kaya mahirap sabihin yung sila doon, kami dito, at may linya dito sa gitna. Opo. Parang hindi nagko-conform sa realidad doon sa loob eh. Sa korte? Oo. Ah, ganun. Oh, pero alam nyo, Chief, na yung mga katulad namin na hindi tiga Korte Suprema, na hindi abogado, at pag naririnig at nababalitaan po namin yung mga yan, ganun ang dating sa amin. Corona versus Carpio. O ba't kayo tumatawa? Magbasa kayo ng mga kolumnista, makinig kayo sa mga komentarista. Ang lumalabas tuloy ngayon, merong Gloria Supreme Court, merong Noynoy Supreme Court, o Mahistrado Gloria, ni Gloria, Mahistrado ni Noynoy, Chief. Yun ang dating sa maraming tao ngayon, di ba? Siguro nagkakalang. Bata ni Gloria yan, bata ni Noynoy yan. Opo. Ang pinagmulan lang siguro niya ni yung matagal na kasi naman si Justice Carpio na nag-aambisyon din maging Chief Justice. Siguro yun ang pinagmulan niyan. Nag-aambisyon mag-Chief Justice? Bakit yun po nasabi yun? Dineklaran niya na ba yun? Sino bang ayaw maging Chief Justice? Ibig sabihin lahat yung iba, hindi lang si Justice Carpio? Chief, kamusta ba ang Korte Suprema ngayon? Mula nung nag-umpisa ang impeachment, kasi tulad ng mga senador, tuloy pa rin ang trabaho nila bilang senador.
kayo pong mga maestrado at kayo po bilang purong maestrado mula nag-umpisa ang impeachment. Kamusta po ang gulong ng hustisya o ng katarungan? Ayos naman, hindi nagbabago. Tuloy-tuloy, araw-araw may linalabas kami mga desisyon. Bawat session day, may linalabas. Hindi po apektado? Hindi apektado. Ang trabaho ng Korte Suprema? Hindi pwede maapektuhan yan eh. Bakit niyo po nasabi yon? Hindi kasi... Tao lang tayo, Chief eh. Opo. Tao lang tayo. Na maapektuhan o hindi maapektuhan ng mga... Hindi yung sinasabi ng ating impeachment sa loob at labas, lalo yung matindi sa labas? Opo. Hindi naapektuhan yung mga maestrado dyan eh. Lalong-lalo na ako. Siguro... kung meron pang may apektuhan dyan, baka ako, no? Mm-hmm. Pero hindi, I don't allow that, eh. Mm-hmm. Kasi kung lahat ng pumasok ng papeles sa umaga, by the afternoon, lumabas ng lahat sa akin yan. Mm-hmm. Wala nakabinbin overnight doon. Opo, ano po reaksyon nyo doon sa panukala o sa mungkahe na gawin ng buong araw yung paglilitis? Umpisa sa Lunes. Wala sa akin yun. Kasi, wala sa akin yun. Nasa mga lawyers ko yun. Ganon? Kasi sila naman yung nandun araw-araw eh. Hindi naman... So pinauubayan nyo na yung pagsangayo na pagtutol doon sa abogado ninyo? Course, sinabi ko nga eh. At this instance, ako yung kliyente, hindi naman ako yung Chief Justice. Paano ba dapat magkliyente? Dapat kung anong sabihin ng abogado? Susunod ka sa abogado. Parang pasyente, kung anong sabihin ng doktor, sundin nyo. At huwag kayong magduktur-turan. Huwag kang magrunong-runungan. Kahit na doktor ka rin. Kahit na abogado ko rin yung kliyente. So, nakakapagbigay ako ng mga suggestion ko. Opo. At pero, ano naman? Misan ina-adapt nila. Opo. Misan naman ayaw nila. Opo. Yeah. Bilang siyang ang linilitis ngayon, ano po ang tingin ninyo sa impeachment court, sa mga senador judge, sa tinatakbo po ng proseso, Mr. Chief Justice? Ako yan. Opo. Malaking tiwala ako sa impeachment court. As a matter of fact, that is the reason kung bakit sinumit ko yung sarili ko. Kasi kung ayaw kong, kung hindi ako nagtitiwala sa fairness nila, di nung umpisa pa, nag-resign na siguro ako. Uh-huh. Kung hindi ako naniniwala sa fairness nila. Kaya nga, nagpasya ako na ako'y lalaban dito kasi alam ko, patas ang laban dito. At hanggang sa puntong ito, sa pagtutok natin pare-pareho sa impeachment, naniniwala pa rin kayo doon, Chief? Oo naman. Okay. Excuse me po, balikan po natin yung manager ng bangko sa Katipunan. Okay, nung sinabi nyo na may hinala kayo o hindi na kayo nagtitiwala, meron ba kayong aksyon na binabalak gawin laban sa... Kasi katulad dito, meron pong isang manager ng China Bank na may binastos ng mga empleyado namin. Nagreklamo po kami. Opo, oo. May balak ba kayong ireklamo yung manager na yon nung bangko? O wala ba kayong balak na panagutin kung sino ang nasa likod ng issue rin po ngayon to eh, yung paraan ng pagkuha ng ebidensya laban sa inyo na kung legal o illegal eh, Chief? Mm-hmm. O sa dami ng iniintindi ninyo? Sa malawak mong experience, ano bang may advice mo sa akin? Ito naman, bakit nagkakabaliktaran yata ng papel dito? Nagtatanong lang po, Chief. Sabi nyo kasi kanina, wala na kayo ng tiwala eh. Walang pasensya natin. Sige po. Okay lang yun. Ano lang, parang pinapalighten ko lang yun. Opo. Pero, katotohanan, hindi pa nam, wala naman kami pinag-uusapan tungkol dyan. Mm-hmm. At hindi naman dyan nakatutok yung aming atensyon ngayon eh. Ang importante siguro makapag-present kami ng magandang depensa, yung ganyan. Diyan na kami nakatutok ngayon. Okay, so ang gagawin po natin ngayon, Chief, sa pagtatapos ng ating panayam, lahat tayo, hanggang sa Cebu, si Babin Alzaro, yung anchorman namin dito, gusto niya nga yung tungkol sa dollar account, etc. O meron pa nga palang lumabas daw dito, yung mga, issue ba yung... kasama ba sa ebidensya yung Sapal? Hindi, no? Hindi pumayag sila na tumistigo yung Vice Presidente. Wala naman kasing accusation ng bribery eh. Opo. Doon sa impeachment complaint. Opo. Pero narinig na po ito ng publiko eh. Yun yung isang impeachment na pinag-uusapan natin, yung sa labas. Mm-hmm. Oo, yung mga habang may kaso ang PAL, yung PALEA, yung PASAP, kung anuman, may mga libreng sakay daw sa PAL, etc., etc. Pero okay, Chief, sa panghuli nga, so lahat ng ito nakaubang sa Lunes. Lunes. Pag kayo na ang pag yung panig niyo na, mga abogado niyo na ang magpipresenta ng panig ninyo. Opo. Oho. Okay, sa panghuli, Chief. Bibigyan namin kayo ng pagkakataon magbigay ng mensahe sa mga nanonood at nakikinig sa atin, hindi lang sa buong Pilipinas, sa pamamagitan ng live streaming namin sa internet, mga Pilipino sa lahat ng dako ng mundo nakatutok po sa atin. Alam ko nakatutok kasi nagpapasukan po yung mga text at mga
tweet at mga kung ano-ano eh. O sige po, Chief. May mensahe ninyo. Ang mensahe ko lang dito ay para sa sambayanan. Ano? Sa ating mga mahal na kababayan sa bayan natin, gusto ko lang maintindihan nila kung bakit ako nakikipaglaban dito. Ano? Hindi lang to para sa sarili ko eh. You know, the fight is more than me, bigger than me, much bigger than me. Ang pinaglalaban ko rito ang rule of law, ang independence ng judiciary. Ang malaking naging problema kasi rito, I think, at siguro dapat nasabihin ko na rin dito. Sa paningin ko, dalawang dahilan eh kung bakit gusto kong tanggalin dito. Ang unang-una, yung Hacienda Luisita decision at yung hinihiling ng mga certain parties na kabayaran ng 10 billion pesos. Hindi 10 million, kundi 10 billion ang gusto nilang kabayaran para sa Hacienda Luisita. Eh, ako yung humahadlang dyan eh. Kailangan matanggal muna ako para mabayaran yung 10 billion na yan. Pangalawa, at babayaran yung mga kuwang ko ng 10 billion piso? Eh, kung sino man yung dapat na bayaran. Abay, Chief naman. Kahit naman siguro ganun kakonti, may alam ko. Sige po, sige. Sasabihin nyo na naman. Ikaw na nagsabi nun. Sige po, sige po. Sige, pangalawa. At pangalawa, 10 billion piso, okay. Yung control ng judiciary, hindi tama yan eh. Pag na-control yung judiciary at ako'y bumigay rito, parang lalabas na, parang masyadong concentration ng kapangyarihan sa kamay ng iilan, hindi ako makakapayag niyan eh. Kasi kawawa ang judikatura at kawawa yung bayan pag yan ang nangyari. Masisira yung checks and balances, masisira yung demokrasya natin. At sinasabi naman po sa Malacanang, hanggat kayong punong maestrado, hindi daw makakausad ang kampanya ng gobyernong ito laban sa katiwalian. Narinig nyo na yan maraming beses, di ba, Chief? Yan ang kasama doon sa propaganda. Malaking hadlang daw yan kayo yan sa kampanya laban sa katiwalian. Yan ang sabi nila. Kung yun ang kanilang paniwala, bakit hindi nila sinabi sa impeachment complaint yun? Wala sa impeachment complaint nila yun eh. Mm-hmm. Sa media nila sinasabi. Yung impeachment complaint sa Senado. Opo. As a matter of fact, kung meron mang counting connection, sinabi nila hindi na raw sila magpe-present ng evidence. Mm-hmm. Inatras nila. Kung yun ang talagang paniniwala nila, bakit ganun ang nangyari? Mm-hmm. Bakit sila nag-atras ng complaint nila? Akala ko ba from the beginning, sinasabi nila, handang-handa kami makipagbakbakan yan. Dudurugin namin si Corona, huhubara namin yan. Ganito, ganito. Ang dami sinabi eh. Oh, tapos ngayon eh, pagkatapos ng pagka-present ng evidence, sabi, ina-atras namin ng 5 out of 8. Mm-hmm. Oh, anong papasok sa ulo ng taong bayan yan? Ay, kaya naman pala eh. Puro kalokohan lang yung ginagawa ninyong yan eh. Gusto lang ninyong tanggalin yung tao dahil sa Hacienda Luisita, mabayara kayo ng 10 billion at para makontrolo niya yung judikatura. Hindi tama yan. O sige po, Chief. So, inuulit ko po, lahat po tayo ngayon, lalo na yung mga nakapakinig at nanood sa ating ngayong umaga, siguro lalong gugustuhin. At lalong makikita yung pangangailangan na tutukan yung impeachment trial sa pagbabalik ng impeachment trial sa Lunes, kung kailan panig nyo naman, depensa nyo naman ang magpipresenta ng mga argumento, ng mga ebidensya at mga testigo. May testigo, no, Chief? Accountant, no? Lawyer, accountant. Siya lang ba? Meron pang iba? Marami. At posible. Marami, ha? O yan, may mga clue na tayo, mga kapuso. At posible, kayo mismo, Mr. Chief. Posible. Depende sa itatakbo. Depende sa sasabihin ng mga lawyers. Sige po. Mr. Chief Justice, uli, maraming salamat. Maraming salamat. Magtatrabaho rin kayo ngayong umaga. Opo. Anytime, bukas po kami dito sa lahat ng panig, Chief. I-co-coordinate lang namin kaya nawala. Kala ko ba walang iwanan to? Hindi, biro lang po yun. Si Justice Maidas. Opo. Sige po, Chief Justice, maraming pong salamat. Maraming salamat din sa inyo at sa ating mga nakikinig, sa ating televiewers. Thank you very much for this opportunity. Gustong gusto ko na sana nga kayo, kundi nga lang
advice ng aking mga lawyer na wag muna magsalita noon. Apo, pero apo. Ngayon pwede na kasi turn na namin ngayong magpresenta ng okay. Ebidensya. Ah, sige po, Mr. Chief Justice. Ma, Mrs. Corona, nandito din po si Mrs. Corona at yung ibang kasama ni Chief Justice. Salamat po ulit. Magandang umaga po sa inyo. Yeah.